Yes, Bobby. Oh, Sophia, come in. Tama-tama, I need to clarify some things with you. Tungkol sa rules ng kumpanya. That may not be necessary. And why is that? Because I resign. What? Mm-hmm. Don't get me wrong, ha? Pero I think it was a bad idea na magtrabaho ko dito ng full-time. May inaalagaan akong kapatid, at ngayon kailangan ko patuloy siyang dalhin dito. Sophia, di ba napag-usapan na natin yan? Yes. Pero hindi naman talaga magandang environment para sa isang bata ang opisina. Gusto ko siyempre na yung kapatid ko makapaglaro, makapamasyal, kung gusto lang niya magkulong sa bahay. You know, I can't be selfish now at isipin lang ang career ko. Kaya nga, I was thinking na kumuha na lang din ng freelance work. That way, hindi ako sasabit sa kapatid ko at hindi rin ako sasabit sa inyo dito. And don't worry, yung bonus na ibinigay niyo sa akin, ibabalik ko yun. Thank you. Wait, Sophia. Are you serious? Yes. I'm drafting my resignation later tonight before I leave. It was nice working with you, sir. Well, it's not that I hate the person. Concerned lang ako para sa'yo. Ang sinasabi ko lang, huwag ka masyado magtiwala kay Sophia. Bart, okay siya. Now I know kung bakit napabilib niya ang kuya mo. Magaling siya. Don't tell me, pati ikaw rin nadadala na to dito sa Sophia magic na to. No. Let's just say that I like her. And I want her to be my friend. Now, okay lang ba yun sa boyfriend ko? Madam! Ano? Palagay mo kagat yun? Of course! Watch and learn. Ngayong gabi, makikita mo ang power of Sophia Magic. She's what? No, she can't leave this company. Jessica, decidido na daw to talaga siya. Pero bakit? Bakit niya naisipan umalis in the first place? Nawawala na daw siya ng oras para sa kapatid niya eh. Natatali na daw siya masyado dito sa opisina. Alam niyo kung gusto niya umalis? Bakit niya pa siya pipilitin? Let her be. Kung saan siya masaya. We can't let this happen. Bobby, importante si Sophia sa kumpanya, di ba? Of course. Kaya ko nga siya kinuha dito eh, because she's the best. Pero alam mo, Jessica, malaki na ang binigay kong package sa kanya. Pero kung kaya niyang bitawan to, what else can I offer her? Bobby, you're good. Makaisip ka ng paraan to make her stay. Do your best. Give her whatever she wants, okay? Yeah. I gotta go. Yeah. Good night, Bobby, Miranda. Call me, okay? Of course. From now on, hindi pa siya ang may-ari ng kumpanya, but Jessica is already acting like one. Miranda, I can't blame her. Siguro tama nga yung sinabi ni Sophia doon sa press conference. Si Jessica na magiging bagong mukha nitong kumpanya. At ngayon, unti-unti niya na nararamdaman ang power at attention ng lahat. Pero hindi pa sa kanya to. Yes, I know, but what's the difference? In a couple of months, magiging kanya ang lahat ng ito. Hey, relax. Baka naninibago ka lang. Siguro, hindi ka lang sanay na may ibang nakikialam dito sa pamamalakad nitong lugar na to. But what about Sophia? I really have a bad feeling about her. Honey, balang araw magiging threat siya sa atin. Masyado na siya bumabango sa board. Pati kay Jessica. Well, as far as the board's concerned, bilib pa rin sila sa akin dahil ako ang kumuha sa kanya. Pero ngayon, nakita nila kung gaano kagaling si Sophia. Masisira naman ako sa kanila pag pinabayaan ko siya umalis dito. So I'm left with no choice.
Kailangan ko siyang pigilan sa pag-resign dito. Hoy, Sophia. Okay na yan. Huwag mo likpitin ang lahat. Tandaan mo, hindi ka naman talaga magre-resign eh. At mas lalong hindi kita tutulungan na likpitin ang Mayan. Madam, sigurado ka bang ubra tong palabas natin? Kasi mamaya, biglang kagatin ni Bobby yung resignation ko. Bahala ka. Hindi ka na ulit makakatungtong dito. Ikaw rin. Sophia, gusto lang naman niya iparamdam sa'yo na siya ang totoong boss dito. Tandaan mo, hindi naman niya talaga gusto mag-resign ka eh. Alam niyang magaling ka. And he's taking all the credit for your work. So hintay-hintay ka lang dyan. Any minute, papasok na si Bobby dito. Come in! Sophia? Excuse me. Pwede pa tayo mag-usap? Sir, ito na pala yung resignation letter ko. Before we discuss this letter, let me give you an offer you can't refuse. Sophia, I have a proposition for you. Ano yun, sir? Sabi mo, nahihirapan ka pag lagi ka nandito sa opisina dahil kay Ana. What if I give you a flexible schedule? Yung hindi mo na siguro kailangan pumasok dito sa opisina araw-araw. Kung kailangan mo magtrabaho sa bahay, by all means, sa bahay ka magtrabaho. Anyway, kung kailangan namin ng consultation mo, nandiyan naman yung telepono eh. We can teleconference. At siguro kung may importanteng meeting, doon ka na siguro kailangan pumasok ng opisina. And on top of that, you still get the package na pag-usapan natin. What do you think? Sir, hindi naman kaya nakakahiya. Of course not. This place still needs some Sophia magic. So, huwag ka maya. When you say yes, please. Yes. Thank you. You're back on board. Usap na kayo ni Sophia? Yes. Hindi na daw siya alis. Okay. But I really think na masyado siyang binibigyan ng special treatment. Imagine sa lahat ng employees, siya lang ang walang office hours. Like I said, kailangan natin siya. Okay. Basta mag-iingat ka, Han. Don't let her get too powerful, okay? Miranda, alam naman natin na magaling si Sophia. Pero honestly, wala naman siyang power dito eh. Ako ang nagbibigay sa kanya nun. Besides, sigurado na ako ngayon na hindi siya threat dito sa kumpanya natin. Bakit? Dahil wala siyang ambisyon. Ang gusto niya lang ay magtrabaho at alagaan ang kapatid niya. Which explains why bumalik siya ng Pilipinas, despite a lucrative career in the U.S. Yun din ang rason kung bakit siya umalis sa mga Villanuevas. At ganun din dito, kung bakit siya gusto mag-resign sa kumpanya natin. Dahil ang mahalaga sa kanya, ang kapatid niya, si Ana. Hoy, ikaw, Sophia. Kinulat mo ako kanina. Ha? Bakit? Eh, nai-offer na nga sa atin ni Bobby. Yung mga gusto natin. Bakit tumilit ka pa na, Sir, baka naman po nakakahiya. Ano ka ba? Siyempre no, tinatakot lang kita. Sophia, hindi ito laro.
Kapag may nakaplano na, yun ang dapat mong gawin. Uy, pasensya. Sorry naman. You don't get it, Sophia. That's how people make mistakes. Kapag may nakahandang plano na hindi sinusunod, never do that again. Kuha mo? Okay. Sige, sabi mo eh. Let's go.